Halina't magbilang, makinig at matuto, kasama si Teacher Vicky. Magandang araw mga bata! Kumusta na kayo? Sana'y nasa mabuti kayong kalagayan. Ang pag-aaralan natin ngayon ay ang asignaturang Mathematics para sa ikalawang baitang. Quarter 3, Week 5, at ito ay Milk-based. Ang paksa natin sa araling ito ay pagbasa, pagsulat, paghambing, at pagsaayos ng unit fractions gamit ang relation symbol ng unit fractions. Ako si Teacher Vicky, ang makakasama mo sa araling ito. Bago tayo magsisimula, huwag kalimutang mag-subscribe. Sa nakalipas na aralin, ay napag-aralan mo ang tamang pagbasa at pagsulat ng fraction na katumbas ng isa at higit pa sa isang buo. Natutuhan mo rin ang pagsulat ng fraction sa pamamagitan ng paghahati-hati ng mga elemento ng pangkat sa dalawang grupo ng may magkaparehong dami o sukat. Sa araling ito, ay matutuhan mo ang pagpapakita at pagtutukoy ng isang unit fraction. Matutuhan mo rin ang pagbabasa at pagsusulat ng isang unit fraction, paghahambing at pag-aayos nito. Handa ka na ba? Simulan na natin ang aralin. Tingnan ang mga halimbawa. Pansinin na bawat isang larawan ay mayroon lamang isang shaded region o part. Kaya ang fraction ng bawat larawang ito ay 1/8, 1/4, 1/3, at 1/2. Ito ay ang simbol ng unit fraction. Paano naman binabasa at sinusulat ang unit fraction? Sa salita o word ng fraction na ito, ito ay 1/8. Ang fraction naman na ito ay 1/4. Ito naman ay 1/3. At ang fraction na ito ay 1/2. Sa pagbabasa at pagsusulat ng isang unit fraction, unahin ang numerator bago ang denominator. Kailangang basahin ito at isulat ng may th sa dulo. Ito ay kapag ang denominator ay 4 hanggang 10 lamang. Paano naman kapag 2 o 3 ang denominator? Kapag ang denominator ay 2, ito ay babasahin at isusulat na half. Kapag ang denominator ay 3, babasahin o isusulat ng third. Sa pagsusulat ng unit fractions, isulat ang numerator sa taas ng fraction bar line, kung saan ito ay laging 1 na kumakatawan sa isang bahagi ng hinahati-hating magkaparehong sukat. At ang denominator naman ay isinusulat sa ibabang bahagi ng fraction bar line. Tingnan ang halimbawa. Ang fraction na 1/2. Ang 1 ay ang numerator. Ito ang nakasulat sa taas. Ito naman ang fraction bar line. Ang 2 naman dito ay ang denominator. Ito ay nakasulat sa ibaba. Ngayon naman mga bata, tingnan ang mga larawan. Ang unit fraction ng mga larawang ito ay 1/2, 1/3, 1/4, at 1/5. Anong larawan ang nagpapakita ng pinakamalaking shaded region? Tama! Ang unang larawan. Ang 1/2 ang pinakamalaking shaded region. Mas malaki
malaki ang 1 half kaysa 1 third, 1 fourth, at 1 fifth. Kung papansinin ang denominator, mas maliit ang fraction kung mas malaki ang denominator, katulad ng 1 fifth. At mas malaki ang fraction kung mas maliit ang denominator, katulad ng 1 half. Ngayon naman, paghambingin natin ang unit fraction. Sa paghahambing ng unit fraction, gagamit tayo ng relation symbols at ang mga relation symbols na ito ay ang equal, less than, at greater than. Halimbawa, gamit ang relation symbols na equal, less than, at greater than, ay maipakikita kung ang fractions ay magkasing laki o kung ano ang mas malaki o mas maliit. Sa fraction na 1 half at 1 ninth, ang relation symbol na gagamitin natin dito ay greater than. Mas malaki ang 1 half kaysa 1 ninth. Sa fraction naman na 1 eighth at 1 eighth, ang relation symbol na gagamitin natin dito ay equal. Ibig sabihin, magkasing laki ang dalawang fraction na 1 eighth. Sa fraction naman na 1 sixth at 1 third, ang relation symbol na gagamitin natin dito ay less than. Ibig sabihin, mas maliit ang 1 sixth kaysa 1 third. Sa fraction na 1 fourth at 1 seventh, ang relation symbol na gagamitin natin ay greater than. Ibig sabihin ito, mas malaki ang 1 fourth kaysa 1 seventh. Tandaan nyo ito mga bata. Ang unit fraction ay may numerator na isa. Sa unit fractions, mas malaki ang may mas maliit na denominator at mas maliit ang mas may malaking denominator. Equal naman ang dalawang unit fractions kung pareho ang dalawang denominators. Paalam mga bata, hanggang sa muli! Thank you for watching! See you in our next class! Paalam mga bata! God bless! Keep safe! Huwag kalimutang mag-subscribe, like, and click the notification bell para updated kayo lagi sa mga bagong videos ko.